my channel. I'm Jack. So this is JC Sandbox. So welcome, welcome, welcome. So today is Flosstube number 25. So today I will show you how I start or how I keep up my HAED whip. Kung paano ako mag-start ng aking kit. So itong video na to, this video is for the people who don't want to buy or kitted up materials. And for me, mas nakakatipid pag kayo yung magpe-prepare ng materials nyo sa isang cross stitch. So for today, I will show you how I start my HAED kit or HAED whip. So stay tuned, and I think this video will have parts para hindi siya ganun kahaba. And I will make this video taglish para mas madali sa akin, di ba? Okay, so welcome and keep on watching. So guys, eto na nga, mag-start tayo ng aking HAED. So first, ang ating kailangan ay pattern. Itong aking napiling pattern. You need pattern, fabric, threads, needles, needles, scissor, syempre. You cannot cut your thread without your scissor. Floss, thread, floss organizer. Ito. Scroll frame or Q-snap. Q-snap. And then, ang pinakamahalaga din, bukod sa pattern, ay ang ating pattern keeper. I know many of you already using pattern keeper, and this is like a gift. Thank you, pattern keeper, for this. Yan ang ating pattern keeper. Okay? So, today, I will discuss to you yung pattern. So, these are the things that you needed when you kit up a heaven and earth. Or any other pattern that you like to start with your own. Okay? So, first, in this video, I will discuss to you the pattern. Okay? So, hello again guys. So, eto na ang ating pattern na napili. It's from Heaven and Earth Design. So, I will link up sa baba ng video ang website ng Heaven and Earth. So, Heaven and Earth is an American company po. So, nagsisell po sila ng cross-stitch pattern, full coverage, almost, at mga malalaki siya, malalaking pattern. And then, meron din silang diamond painting, meron din silang material pack nung cross stitch, and then mga tools and accessories ng pagka-cross stitch at diamond painting. Meron po sila nun sa kanilang website. So, pag bumili ka po ng pattern sa kanila, it's either you download it through PDF sa inyong computer, laptop, tablet, or cellphone. At ilalagay nyo siya sa pattern keeper para hindi na kayo magpiprint, or you can print it out. And then, may isa pang option is yung kanilang mail order. So, imi-mail po sa inyo ang PDF. Imi-mail sa inyo itong ganito, naka-print na siya, imi-mail. And then, I think meron din silang mail din, and then download PDF, ganun. Parang ganun. Okay? So, makikita nyo po doon sa kanilang website. So, eto po yung
So, ay option ng download PDF lagi. So, naka-download siya sa aking computer, na-upload ko siya sa aking Google Drive, and then, piniprint ko din siya ng hard copy na katulad ng ganito. Alam niyo na, yung for protection na, baka biglang magkaroon ng virus ang inyong computer, hindi nyo mabuksan. So, meron ka sa Google Drive. And then, meron din ako sa USB. And then, meron din akong hard copy. So, kasi hindi rin siya mura. Hindi rin po siya mura. Kasi nagkakahalaga din siya ng, I think, magkano ba? $20? Pag nakasale siya, pumapatak lang siya ng $10. Mapatak siya ng $10 yung kanilang pattern. So, pattern pa lang. So, mas maganda talaga na kayo yung magpe-prepare ng lahat ng material. So, eto na ang pattern. Ang aking napili ay The Black from artwork by Laura Prindle. Sa first page niya, makikita niyo yung finished design size, which is 450 width by 562 in height of stitches. So, ang equivalent niya sa 25 count na fabric ay 18 by 22.38 inches. So, ang kanilang mga design mostly ay nakalagay sa 25 count fabric. Pero, don't worry po dahil you can choose your own count of fabric. If you're not comfortable with smaller size of fabric like 25 count or 32 count or much higher count of fabric, you can option out to 14 count, 11 count, 16, 18, or 20, any count of fabric that you are comfortable to work with ay pwede nyong gamitin, okay? And this chart has 21 colors lang, so konti lang to kumpara dun sa mga iba nilang chart na yung mga max colors na meron silang 250 plus na mga colors yun talaga. Kaya pagka gano, maganda talaga na unti-unti lang kayo nakakabili ng kulay niya, kung ano lang yung magagamit nyo muna dun sa first page ng pattern, pwedeng yun muna, yun, punti-unti. Kaya I recommend na you choose your own fabric kung saan kayo comfortable, kasi nga many of their design is very huge or big pattern. So, like this one, it's already 18 by 23 inches in 25 count fabric. So, medyo malaki na rin siya. Kung papalitan nyo siya ng 14 count fabric, mas lalong malaki siya, diba? The higher the count of the fabric, the design will be smaller. But, the lower the count of the fabric, the design will be bigger. But, you will use more thread. Pagka lower count ng fabric, like 14 count, you will either use 2 threads or 3 threads. But, in 25 count, like my previous whip, it's 32 count. I use 1 over 1 of thread. So, ayan. On the next page, yan. Congratulations. Gumastos ka sa Heaven and Earth. Ganon. Pero maganda po ang kanilang mga pattern. I promise you, maganda po ang kanilang mga designs. Ayan ang kanilang chart instructions. Kung paano nyo iintindihin yung pages nila, if you will lay them out. Ayan. And then the recommendation of their fabric that it will be stitched on 18 count or 25 count linen. The thread list. And then find your own fabric color, yung nga, kung anong color ng fabric yung gusto nyo, na comfortable kayo. Ayan. And then, they are recommending plus 3 inches
for framing and matting ng inyong project. So kung ipapaframe nyo siya, hindi pwedeng eksakto lang yung design sa fabric. So dapat may allowance. You should put allowance all over your designs for the border and matting for your framing your project in the future. Okay? So, ito pa yung second page. Yung third page, actually, ito yung third page. Ayan. Yung third page ay yung floss use. Kung ano-ano po yung mga thread na gagamitin. Okay. You will see here the pattern name, the designer, the company. Ayan, kung kailan po siya ginawa, year 2012. Yung fabric niya is linen 25 white. The number of stitches is 450 by 562 height of stitches in 25 counts. So, ito po yung kanyang ito. Ito po yung kanyang stitch area. Ayan. Yung 18 by 22 and 3/8 inches. Ayan po ang kanyang stitch area. So, in here, you will see, ito po yung symbols. Symbols na ginamit niya dito sa pattern na to, ito. Kung ilang strands siya per stitch. So, nakalagay po dito ay 2 strands ang ginamit niya sa 25 count. And then, the type of floss na ginamit nila. So, this is DMC and that number of DMC and the color. Okay, and the next page, you will see the floss usage. So here, kaya po may ano yan, may highlight the kasi nga po, pag nagkikit up ako, bumibili ako ng paisa-isa, okay? Hindi ako bumibili ng isang bilihan, so pag kung ano yung kailangan ko, yun lang yung binibili ko sa isang project. So, here you will see the DMC, the number, kung how many stitches meron siya sa project na yon. So, example, this DMC 032, it has 837 full stitches in this project. And then, you will see here at the far side, skein estimation. So, you will see 1.000. So, this is 1 skein. Sometimes, you will see 0.038. So, that is maybe less than 10 stitches. If you have that in your inventory, you don't have to buy it. Pero kung bibili kayo, syempre, hindi kayo makakabili ng kalahati lang na skein. So, equivalent siya. Ira-round off nyo siya as 1. Okay? So, this 032, it's a krennic number 4. Makikita nyo siya dito sa second page. Ayan. Krennic number 4. So, wala po ako nyan dito sa aking lugar. So, I option out to E5-200. Ano siya? Sparkly siya. Ayan, ito siya. E5-200. Ito ang binili ko. Medyo stiff siya sa regular na DMC thread. Okay. It says here, pearlescent effects. Yung iba, ginagamit nila is yung 5200 na white ng DMC.
So ako gusto ko may shiny, shimmery, splendid siya. So etong binili ko. So next nitong pattern, next page, you will see the pattern na itself. Okay? You will see the pattern itself. Okay? As I have said kanina, a while ago, you can option out what color of fabric you want. So this, as you can see, this design, this pattern is all black. All black. So, may ibang gumawa na nito, they use black fabric. But, I know, I'm still a beginner din naman sa pagko-cross-stitch. So, alam kong may hirapan ako sa black. I know that it's very hard for me to stitch on black fabric and on higher count. So, I option out to this color of fabric. But, by using lighter color and not black, I have to use 40 skeins of 310. So, 40 pieces of 310 ang aking magagamit dito. Ayan. And FYI also, this estimation ng skeins nila dito sa pattern ay naka-design po siya sa 25 count of fabric. So, if you option out to use much higher count of fabric like 32 count, much lesser yung magagamit nyo na floss. But, if you use higher count, 18 count or 14 count, 20 count, you will use more threads than listed here. So, you will add plus 1 or I don't know how you estimate how many there's an app, I think, that you can use or on website that you can use of how many skeins you need on a particular count of fabric. So, just Google it. Okay? Google is your friend. So, this, again, this skein estimation is for 25 count of fabric, if you use 25 count of fabric, okay? So, for me, I chose to use a 25 count of fabric. So, I already bought, nabili ko na tong mga, ito, yan, mga naka-highlight. So, okay na siya. After that, the next page is yung pattern na itself. So, I will just also explain this for those who are not using pattern keeper. So, in this page, you will see it is already gridded on 10 by 10 block or square. 10 by 10 block means you will stitch 10 stitch horizontal, 10 stitch vertical. So, all in all, this is 100 in this block is 100 stitches. So, you will see here, may makikita kayo sa upper right side na number 2. And then, sa lower side, lower right side is number 8. And then, dito sa left ay number 7. So, bakit po ganon? Bakit may ganon siyang number? So, kung hindi kayo gagamit ng pattern keeper at you option out this at you would like to start at the upper left corner, ang magiging second page nyo, makikita nyo po yung next page ay may nakalagay na page 2. So, this page 2 ay dito po siya sa right nitong page 1. And then, yung page 8, dito po siya sa lower right side ng page 1. And then, ang page 7 ay dito sa lower left ng
page 1. So, ganun po ang pagkakasunod-sunod niya. Pag nilaid out nyo po siya at gusto nyong hanapin yung center. And this is a huge project. So, sa mga nagamit naman po ng pattern keeper, this will be a breeze. So, this is pattern keeper. Ayan, ito ang pattern keeper. Sa pattern keeper, nakalagay na po siya ng isang buo. Okay? Ayan. Ito na po yung kabuuan nung kanyang pattern. So, paghahanapin nyo yung gitna, ito po ang center niya. Yung mga nag-start ng center. Ayan po yung center ng pattern. Ngayon, sa mga nag-i-start ng, if you want to start the upper left side, ito po ang start ng kanyang upper left side. So, sa pattern keeper dito, dito ay pwede nyo nang i-highlight yan. Kunwari, itong design na to, itong symbol na yan, pwede nyo na pagka natahi nyo na, pwede nyo nang i-highlight yan. Ibig sabihin, natahi nyo na yan, pwede nyo itahiin. Yan. Ngayon, kung gusto nyo, nagkamali kayo, pwede nyo i-highlight ulit yung na-stitch nyo. May nakalagay ditong frog, i-unfrog nyo lang yan. Ganyan. Okay? Tapos, meron din sila ditong, yan. Ayan, yung naka-highlight, ayan po yung 310. Ayan yung symbol niya. Pag pinindot nyo po itong arrow na to, makikita nyo dito sa tabi yung mga symbol na yung pattern. Ito yung mga number of stitches niya. Pag pinindot nyo itong 310 kasi mostly to. So, pag pinindot nyo yung 317, balik nyo to. Ito yung ito yung search, ito yung pag-scroll, ito yung highlight. So, sa search, pag niliitan nyo siya, 317, ito yung 317. Ayan. Lahat yan ay 317. Okay? So, napakadali pong gamitin itong pattern keeper. Talagang very, very, very magaan siyang gamitin para sa mga nagko-cross-stitch ng malalaki. So, after this pattern, you have the pattern, you print it out, at meron na kayong floss, anong sunod yung gagawin ay inyong fabric. So, yun ang aking i-share sa inyo sa aking next video, ang cutting of fabric. So, thank you guys for watching and see you on my next Flosstube. Bye! God bless!